So, ayun na nga. Matagal-tagal na rin tong nabubulok sa gallery ko. Ito yung mga panahong nagpa-5-1 RG pa kami dito kasama ang iba nating mga mare, lalo na kapag subscribers natin sa ating Facebook page. Kaya lang ang isang malaki naming problema sa tuwing kami ay magpa-5-man, wala kaming core dahil lahat ay mage user. Ipakore nyo na sa akin lahat ng role, wag lang ang pagiging core. Kasama nga pala natin dito si Maring Gracie, si Maring Apple, si Maring Angel at si Maring Lyra. At kami ang pamilya Di Papatumba. Hindi ito ang probinsyano, pero ako si Cardo. Sinasamahan ako ni Father at kinukuha namin ang blue buff together. Ito nga lang ay may katagalan, pero hindi naman naabot ng kinabukasan. Farm lang muna tayo sa umpisa para mamaya bugbuga na. Nag-aagawan kami dito hanggat sa nakuha ko. Excited ata si Fishball Man na masikmuraan ang payong sa lalamunan. O teka, kumalma kayo. Balik muna ako sa training ko. Ayoko talagang mag-core at ito ang isa sa mga dahilan. Magpa-farm ka ng walang kamatayan. Iikutan mo lahat ng iyong kasamahan. Kukunin mo ang mga bagay na wala mo namang pangalan at dapat hindi ka mabubugbog ng kalaban. At syempre, magpupush ka din ng tower paminsan-minsan. Mula apari hanggang hulo, lilibutin mo ang buong mundo hanggat sa lumakas ang iyong hero. O Fishball Man, kung ayaw mong maputukan, huwag mo nang subukan na ako ay agawan. Hindi ko alam kung bulag ba ang kalaban, pero hindi pa nila tayo pinupuntahan. Aba si Kime, balak pa tayong agawan. Sinampal ng payong, nakatulog ng mabilisan. Wala ko man tong pangalan, pero akin tong pinaghirapan. Kaya wala kang karapatan na makipag-agawan. Ang aking mga kasamahan ay nagbubugbugan. Siyempre, hindi tayo papahuli sa putukan. Pero pagdating ko, bangkay na ang mga kalaban. Kaya naman aming babaklasin ang tore at di natin to titigilan kahit anong mangyari. Power lock! Ay! Power lock! Ay! Nagbabalik na naman ako sa pagkuha ng mga bagay na hindi ko naman talaga gusto. Binabanata na namin ni Lisle ang turtle na ito hanggang sa may lumitaw na dalawang kurimaw at nagbabalak pang mangagaw. Pero huli na kayo sa balita dahil ang turtle ay amin nang nakuha. Pwede na kaming tumakbo pero mas gusto pa rin pumalag ng mga kasapi ko. Pinapalunok kami ni Kime ng sagong pero siya hinahataw na ng payong sa ulo. Buti na lang si Boy Hangin ay may lahing takbuhin. Oras na para dumalaw sa isang mamaw. Kahit ikaw ay may 5 paa, hindi mo na kami matatakasan pa. Nagpa-farm bilang naman ako banda dito. Tapos biglang lumitaw si Boy Hangin. Hinuli ako. Pinasabog yung pina-farm ko. Corny, ako nakakita. Iba nakakuha. Ang portal ay amin ang inuumpisahan, pero sigurado kami ay inaabangan ng mga kalaban. Katulad na lang nito, ang tank nila ay nandito, nahuli ang buong kalupaan. Pinasabog ang aking mga kasamahan. Bigla pang nanundok si Fishball Man, pero wala naman siyang nasasaktan. Eto na nga si Kime, tinakakain kami ng sago, pero hindi na ako susugod dahil 4 kayo. Oo na, tama na, nakuha niya na ang inyong gusto, kaya sana kumalma kayo. Kahit sino ang aking nakikita, ako ay nagpapaulan ng bala na tumatagos sa kanilang ngalangala. Hanggang ito si Mia, nang piprihit-prihit pa, pero binabaril na pala. Sige, Tigreal, itakbo mo hanggat may awa pa kami sa'yo. Si Boy Hangin, medyo kulang sa pansin. Huwag mo kong galitin kung ayaw mong bala ang iyong lunukin. Humihingi ako ng tulong sa sambayanan dahil ang demonyo ay pwede na naming makamta. Kailangan nyo lang kaming palibutan at ang mga kalaban ay pagmasdan dahil baka bigla tayong agawan ng hindi natin namamalayan. Masasayang naman ang ating pinaghirapan. Paano ba yan? 100% atin na to. Retry na lang ang kulang dito. Laban na laban ang kanilang Mia. Ayon, pinatulog ni Kagura. Yung tank nila nanlalaban pa, pero pinakain na ng bala. Power lock na, power lock na, para tayo ay makausad at makapunta sa iba. Grabe ang sinapit ni Father. Pinasabog ni Boy Hangin na kulang sa pansin. Masyadong malakas ang kanilang depensa, kaya naman lilipat tayo sa lane na iba.
Unang sabang sa gera, nahuli si Maring Silbanana na ibawan ng mukha sa lupa. Pero siya ay hindi humiga. Ayan ang mga kalaban, napili tayong pinagtutulungan. Ako nga pala si Cardo na mas makunat pa sa puwet ng kabayo. At saka nakakalimutan niyo, immortal yata to. Hindi man ako ang inyong kapitbahay, pero matigas talaga ang pagmumukha nitong si Cardo. Nakaabang na kami dito sa may demonyo at ang sabi ko pipitas lang muna kami ng isa. Pero kapag sinuswerte ka nga naman, tinamaan ang kalaban ng kaasima. Pinilit ibaon ang aming mukha sa lupa kahit wala siyang kasamahan. Tapos eto, nagkakaputukan, nagkakabarilan, wala na tong takbuhan. Isa lang ang aming kailangan pero nagpaubos ang mga kalaban. Kaya naman itong demonyo ay sa aming grupo. Paggagawan pa ako dito, quit ML na tayo. Huwag ka mag-alala, Maring Angel. Maganda ang naging sakripisyo mo para sa ating grupo. At ngayon, sigurado na ang ating panalo. Hindi namin makakalimutan ang iyong kabayanihan hanggang sa kamatayan. Lagi namin tong tatandaan. Eto na ang demonyo at kanya-kanya ng pwesto ang bawat kasapi ko. Nilikuran kami ng tank nila pero isa lang ang nahuli niya. Pumiprit-prit si Mia pero siya ay may kadena. Si Boy Hangin ang natira mag-isa. Ang tanong, kaya niya kayang depensahan ng Lireo laban sa grupo ni Cardo? Wala na tayong ibang gagawin, wala na tayong ibang iisipin. Huwag niyo nang pansinin si Boy Hangin. Tore lang ang mahalaga pero sinampal pa rin siya. Maldita ka talaga, Maring Kagura. Victory!